Good day, content creators. Today, ang pag-uusapan natin, 5, 6, or 7 ways para mas mapaganda ang iyong videos. Are you ready? Let's get upgraded. Ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin is yung mga ways na pwede natin gawin para mas mapaganda yung ating videos na hindi mo kailangang gumastos. Very important to kasi sa ngayon, ang dami na gumagawa ng mga videos and you want na yung video mo is mag-stand out. Kailangan mo maintindihan yung mga aspects na ito para mas ma-differentiate ka sa ibang mga creators. Kumbaga, ikaw yung magiging high-end quality ng mga videos na lumalabas. Number one, ang kailangan mong intindihin, lighting. Lighting, ito yung pinaka-importante when it comes to photography or video making or cinematography. Kasi it dictates yung quality ng image mo. Kapag poor yung lighting mo at yung camera mo is hindi capable in low light na mga videos or yung lenses mo is yung halimbawa kit lens lang at poor yung lighting mo, makikita mo na kapag nag-increase ka ng ISO is papangit yung quality ng video mo. So understanding na magkaroon ka ng light is malaking way yon para mas mag-step up yung quality ng video mo. Pero hindi ko tinutukoy dito yung mga lightings na magse-set up ka pa. Instead, yung mismong understanding natin when it comes to light. Pero syempre, maraming types of lighting na pwede mong gamitin. Pwedeng artificial light na isa-set up mo sa studio mo or yung pinaka-libre yung natural lighting. At yung natural lighting, yun yung pinaka best quality light na masasabi ko or maisasuggest ko sa inyo. Unang-una sa lahat, libre to at maganda yung color tones na binibigay niya. Lalong-lalo na kapag nag-shoot ka, mga tipong golden hour. So, mas maganda yung color rendition sa skin mo. So, papakita ko sa inyo yung sample kung ano yung ibig ko sabihin when it comes to lighting. Tulad yan, ngayon, I'm filming with iPhone 7 Plus with good window lighting. Ito yung quality niya. Ngayon, move tayo sa ating mirrorless with bad lighting. At ito naman yung clip natin with the mirrorless camera. Ang condition natin is bad lighting. At ang gamit natin na lens natin is yung kit lens. So, ito yung quality niya. So, as you can see, no, malaki yung difference ng quality. So, hindi nagdi-dictate yung gear na gamit mo. Instead, mas nagdi-dictate doon is yung quality ng light na meron ka. So, kahit maganda yung camera mo, pero nalagay ka sa poor yung lighting, makikita mo naman na hindi maganda yung quality. Pero kahit cellphone lang yung gamitin mo, pero meron ka magandang lighting is kaya niyang i-beat yung quality ng image ng mga mirrorless or DSLR kapag ka proper yung lighting mo. So, napaka-importante ng lighting. Pagka ikaw indoor, pwede mong gawin para magkaroon ka ng magandang lighting is pwede kang lumapit malapit sa window. Makikita mo na mas maganda yung quality ng videos mo. At instead na yung pupunta ka sa corner ng room mo na dim, so katulad doon, banda doon, kapag ka pumunta ako doon, pangit na yung quality ng video ko. Tulad nga ng explanation ko nung sa video ko na better low light video kahit brown out. Meron tayong ginawa doon na sample para makita yung difference kapag meron kang good lighting compare sa meron ka lang na ordinary room lighting. Tulad sa nasa ceiling na lighting mo. Malaki yung difference eh kapag naintindihan mo yung direction of light and then the quality of light. Number 2 na pwede mong gawin para mas mapaganda ang iyong videos is intindihin mo yung editing software na gamit mo. Like for me, pag gamitin mo ako ng Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro, kamote tayo dyan. Well, ako kasi lahat ng videos na ginagawa ko is ginagamit ko lang is yung phone ko. Itong mga videos na to, sa phone ko lang sila ina-edit. So naghanap ako ng mga apps na nagustuhan ko yung mga features niya at inaral ko talaga kung paano ko mamamaximize yung mga features na meron siya. So by doing that, mas maintindihan mo yung mga pwede mong gawin sa videos mo. Pwede kang magkaroon ng Adobe Premiere or Final Cut, pero kapag hindi mo alam paano siya gamitin, is parang ginagamit mo lang siya as iMovie. Hindi ko kaya. So hindi mo na mamaximize yung potential nung video editor na gamit mo. So sayang yung mga features. Kung yun yung gamit mo, is kailangan mo siyang aralin. So, kailangan mo, pwede ka manood ng mga YouTube videos, humanap ka ng mga marunong gumamit nun, na talaga nakita mo, halimbawa, nanood ka ng videos at nakita mo maganda yung quality ng videos niya o yung pag-edit niya, pwede mo siyang i-message, kausapin mo, or pwede kayong magkita. Malay mo, pwede siyang magturo sa'yo ng libre or with pay.
So, it's an investment. Kasi kung gagawa ka ng maraming videos, is kailangan maintindihan kung paano mo gagamitin yung program na gamit mo o yung video editing software na gamit mo para ma-maximize mo. Para yung video mo is mag-step up ng quality. Next is location and camera angle. So for sure, kapag maganda yung location mo, is talagang mas nagiging epic yung videos mo. Kaya napakarami ng mga travel videos talaga pag pinanood mo, ang ganda kasi talagang yung landscape na makikita mo is talagang mesmerizing. Wow! What a word! So yung mga videos na mga travel videos na napapanood natin, talagang nakakamangha. Pero given na yun, na kapag ka nasa magandang lugar ka, is nagiging maganda yung videos mo. Kasi maraming elements ka pwedeng ipasok. Pero importante rin, yung camera angles mo. Kailangan mo rin maintindihan yung mga camera angles kasi may mga angles talaga na hindi pleasant tingnan. So yan, pwede kang magkaroon ng ganitong angles na mababa pero pleasant nga ba? Hindi. Or, kapag ganito yung angle mo, masyadong mataas, hindi rin masyadong pleasant tingnan, di ba? Tulad yan, kanina, before ako mag-start ng video, minove ko yung sofa papunta dito. Kasi kapag yung sofa is nandun sa may wall, is masyadong flat yung background ko. Unlike dito, na merong dynamic sa likod, although ito, medyo madumi lang dito sa part na to. So, yun. Pero ito, meron tayong additional dito na element ng light. And then, nakaharap ako sa window. So, medyo na ma-maximize natin yung space ng room. Although maliit lang yung room is, nakikita natin na meron siyang dynamics. Lalong-lalo na since still type lang yung type ng video natin. So, nakatayo lang sa tripod yung camera natin. At ako, nakaupo lang dito. Next is yung time of day. So, kapag nag-film ka, meron time of day na pleasant. Excuse me. So, kapag nag-film ka, meron time of day na nagiging pleasant yung videos mo. Lalong-lalo na kapag na gusto mong i-achieve yung mga cinematic na videos is struggle magkaroon ng cinematic videos kapag tanghaling tapat. Although, pwede. Kaya nga lang, hindi natin maitatanggi yung natural light na nakukuha natin kapag sunrise at yung before sunset na tinatawag na golden hour. Yung light na nakukuha natin doon from sunshine is talagang very pleasant sa skin. Soft yung light niya. Hindi katulad kapag tanghaling tapat is harsh yung light. Yung highlight roll off mo is talagang hindi pleasant kapag tanghali. Unlike kapag golden hour, maganda siya. Very cinematic yung style. So, syempre, yung time of day natin yun, yung golden hour na yun, is very short lang yung span na yun. So, importante na planuhin mong mabuti kung paano ka mag-shoot noon. Maraming applications para ma-monitor mo yung time kung kailan magsa-sunset or magsa-sunrise. So maximize mo kung ano yung mga technology na pwede mong incorporate sa shooting habits mo. So usually yung golden hour maglalast lang siya ng isang oras or more than an hour ng konti. So you need to be at the location ng mas maaga para ma-maximize mo yung time mo, makapag-set up ka ng mabuti, maalaman mo kagad or makapag-scout ka kagad ng location kung paano mo siya i-take ng shots. Next, music and sound. So, kailangan nating maintindihan yung mga music is meron silang mga mood na binibigay. So, kailangan nating mailapat ng mabuti yung mga musics na yon sa ating mga videos. Kasi, kapag hindi mo nabigay yung tamang music para dun sa video na ginagawa mo is hindi nagtutugma. So, pwedeng gumawa ng isang video na parang gusto mong epic yung dating niya pero hindi bagay yung music mo. Is, nati-take away niya yung mood nung audience mo dun sa panonood dun sa kumbaga gusto mo na siyang dalhin dun eh sa pagiging epic ng video mo pero yung music mo is parang panira, so sayang yung video. At isa sa mga ways para mas ma-perceive ng mga viewers mo na talagang maganda yung video mo is malaking factor yung music eh. Kaya mapapansin mo maraming mga YouTube videos ngayon na mga vloggers na epic yung dating ng mga music nila, upbeat kasi gusto nilang dalhin sila dun sa hype na ganon. And kapag hindi tama yung music mo or very generic yung music na ginamit mo is
well, sabi ko nga generic, so hindi masyado maganda. Hindi naman porket maganda yung music is yun na yung music na gagamitin mo pa sa videos mo. So kailangan pa rin intindihin bagay ba yung music dun sa video mo. So importante na maintindihan mo yung music, yung mood and yung sound designs niya. Ako personally gumagamit ako ng mga ambient sounds sa mga B-roll ko at mga sound effects. Minsan, yung sound effect is nakukuha ko sa mismong clip na kinukuhanan ko. So ini-slow motion ko siya pero yung audio kinukuha ko pa din. Minsan kapag ka hindi masyadong rinig yung audio at meron akong effects na gustong ilagay dun sa video is ako mismo yung gumagawa ng mga effects ko minsan. Or minsan nagda-download ako pero most of the time kapag ka mga simple whooshes lang na sound is minsan ginagamit ko na lang yung voice ko para sa mga whoosh. And of course para magkaroon ka ng magandang audio is kailangan mo ng magandang microphone. Ako personally ang ginagamit ko is yung Rode VideoMicro. Marami akong videos na in-upload at maganda yung response nila when it comes to audio. Most of the time yung Rode VideoMicro ko is nakalagay lang sa taas ng camera ko. Pero like ngayon, yung mic ko ngayon is nandito sa baba. Try natin taas. Yan. So para mas maging fuller yung voice ko, yung audio ko, at hindi ko na kailangan i-manipulate pa yung audio ko na increase yung dB or yung volume niya. Hindi ko masyadong ginagalaw yung audio kapag ka nag-i-edit ako. And also, kapag ka nag-i-edit ka din ng mga videos mo, is kailangan mo rin intindihin yung beat ng musics mo. Isa sa mga ginagawa ko kapag ka nag-i-edit ako ng video, or specifically yung mga B-rolls ko, is pinakikinggan ko mabuti yung video, ay yung audio, yung music, at pinakikinggan ko kung kailan yung beat. At kapag ka may beat na siya, is doon ako naglalagay ng cuts ko. So every beat, minsan nagkakat ako. Although hindi naman at all times na nagkakat ako sa mga beat. Yun nga lang, minsan, sa pag-cut mo sa beat is mas nagiging maganda yung transition ng music. Para mas nagiging continuous siya. In sync yung video mo dun sa music mo. So parang, basta bagay na bagay siya pagka ganun. And also, pagka dinagdag mo pa yung elements ng mga sa sound designs mo, yung sa ambient sound mo, kapag ka nasa city ka, yung traffic, kapag ka nasa province ka, yung tunog ng mga ibon, mga ganun ba, mas nadadala mo yung viewers mo dun sa location ng video mo kapag ka nag-extra effort ka sa sound designs. So para maipakita ko din sa inyo na kung gaano ka-importante na meron kang magandang audio ng microphone, is tatanggalin ko yung mic ko sa camera at tingnan nyo yung difference ng quality ng voice. So ito yung sound ng voice ko kapag meron akong Rode VideoMicro. At ito naman yung sound ng voice ko kapag wala tayong microphone. So tinanggal ko yung audio natin na mic. Meron ba difference? For sure meron. So yan. So if you want to step up yung audio game mo sa yung mga vlogs o mga videos mo, is kailangan mo na magandang microphone. Rode VideoMicro, highly recommended para sa inyo. Next is movement or motion. Napaka-importante sa akin for me. Maganda yung videos na mayroong motion. Either yung video mo or yung camera mo yung nagmo-move or yung subject mo yung nagmo-move. Malaking difference compare sa standstill lang yung video mo. Na parang pag tiningnan mo siya, kapag kasi yung video mo is naka-steady lang, para siyang picture lang din. Iba kasi yung ganda ng video kapag mayroon siyang movements. Isang dahilan yun kung bakit nauso yung hyperlapse. Kumbaga yung hyperlapse, isang term lang yan para sa moving time-lapse. Na yung photos mo is nagmo-move at nagkaroon siya ng motion. Ako kapag nakakita ko ng mga hyperlapse, talagang namamangha ako. Lalo-lalo na minsan may mga hyperlapse pa na mga nag-i-spin, mga ganyan. Yun, talaga nagagandahan ako sa ganun. Compare sa time-lapse lang na naka-steady, na wala masyadong movement. Movement lang niya is yung elements niya. Pero isang pwede mong gawin para mas mapaganda yung time-lapse mo is yung zooming in or zooming out. So by adding small movements sa mga videos mo, sa mga clips mo, is mas nagiging epic siya, mas nagiging maganda siya. Compare sa parang picture lang siya na may konting gumagalaw sa loob. Well, that's for me. Next is to learn how to continue to learn. So napaka-importante niya na magkaroon ka ng attitude na kahit magaling ka na is gusto mo pa rin matuto. Kasi learning is progressive. Tuloy-tuloy lang ang learning. Like for me, hindi ako magaling sa pag-take ng photos, pag-take ng video, pag-vlog. Very average lang ako. Pero
I'm trying my best na matuto sa mga ibang creators. Nakipag-usap ako sa kanila, pinapanood ko yung mga videos nila, and then kapag na-interest ako sa mga ginagawa nila, I try to incorporate yung style nila sa style ko. Wala namang masama dun kung may makita kang magandang effects na ginagawa nila at gusto mo idagdag sa arsenals mo or sa skills mo. Kasi wala namang nagsimula dyan na lahat alam niya kaagad. Lahat nagsisimula sa hindi pa marunong and then natututo. I-share ko na lang din, katulad nga ng sinabi ni Bruce Lee. So, ang concept ng Jeet Kune Do is to learn what is useful and ignore what is useless. So, kapag nakita mo yung mga useful things na mga ginagawa ng mga ibang creators, try mo incorporate sa ginagawa mo and then add mo yung style mo. Kapag mayroon silang style na ginagawa at hindi mo nagustuhan, edi ignore mo na lang. Huwag mo na isama sa style mo. Another tip is yung storytelling. Ito yung napaka-importante kapag gumagawa ka ng video. Importante na mayroon story yung video mo eh. Kung ano yung message na gusto mong ibigay sa audience mo. Kasi yung audience mo gusto nila makakita ng beginning, middle, and end. Like yung tinuro sa atin, no, yung mga elementary pa tayo, high school pa tayo, ng mga teachers natin. Get out! Sa English or sa Filipino subjects natin na kapag ang isang storya is merong simula, gitna, at yung pagtatapos. So, ganun din sa video na ginagawa natin. Kailangan meron siyang ganun. Kasi kapag yung videos mo is pwedeng napakaganda ng mga clips na ilagay mo lahat dyan. Ilagay mo lahat ng transitions, lahat ng effects, ilagay mo sa videos mo. Pero kapag walang storytelling is hindi ka magkakaroon ng connection with the audience mo. Kasi yun yung isang importante na magkaroon ka ng hook. Kumbaga, ma-hook mo yung audience mo sa videos mo dahil sa story na gusto mong idalin sa kanila. For example, if you're traveling, gusto mong ipakita yung location na ganito, pwede kang mag-start during the day and then you'll end the video at the night or after, mga ganun. Depende sa inyo kung paano nyo gagawin yung story. Like for me, kapag ako nagkaroon ng vlogs, I do make sure na merong storytelling. Kwentong barbero. Hindi ako yung best na sa paggawa ng videos, pero that's one thing na I think masasabi ko na pwede ako mag-excel sa storytelling. Kwentong barbero. And isa yun sa mga usual pagka nanood ka ng mga videos, talaga mga cinematic style videos na tutorial. Kapag walang story yung videos, nabobore ako. Like for example sa akin, pagka ako nanonood ng mga travel videos, minsan namamangha ako sa mga videos na napapanood ko. Kaya nga lang inisip ko, ano na nangyari? Yan. So, importante, kahit na very epic yung mga videos na ginagawa mo. Wow, ang daing beses ko na sinabi yung word na epic, no? Pagiging epic, nang gusto mo epic. Sa pagiging epic yung dating na epic siya. Mas very epic, epic, no? Wow, ang daing beses ko na sinabi yung word na epic, no? So, kahit na napaka-epic ng mga videos or yung effects na ginagawa mo, pero pag walang storya, is parang hindi talaga ako makakonek eh. Namamangha ako pero hindi ko siya ma-enjoy ng mabuti. Kasi marami naman akong pwedeng panoorin na maganda rin yung effects, maganda rin yung transitions, maganda rin yung editing style na ginagawa niya, pero may storytelling. So, kung ako yung viewer at meron lang akong time to give sa panonood, like for example, meron akong 10 minutes para manood ng mga videos, anong pipiliin ko? Yung videos na parehas maganda, pero ang difference, ito, with story, yung isa wala. So, syempre, very obvious, no? Pipiliin mo yung something na may story. Yung something na makarelate ka. Let's have a recap. First, learn how to take advantage of proper lighting. Mastery to your selected editing software or app can help you skyrocket the quality of your videos. A dynamic location and camera angles can make your video look more interesting. Shooting during the golden hour gives a cinematic and a pleasant color tones. Sound design will take your audio game to the next level. The attitude of wanting to learn more will help you be more creative. Storytelling is the heart of the video. It will keep your viewers pumped. So far, yun yung maishishare ko sa inyo. At sana mag-subscribe kayo sa channel ko at Glenn Upgraded. Pwede nyo rin i-like yung sa Facebook page ko, Glenn Upgraded. Yung Instagram ko, Glenn Upgraded. And I hope you continue to create awesome contents. See you in the next upgrade.